So, what's up guys? Welcome back sa ating YouTube channel. So, update lang muna tayo ngayon guys no, sa mga nagpagawa na mga box dati dito. Yan. So, pagpasensya nyo na guys no, wala pa tayong mga sound demo tsaka tutorial dahil na-busy po tayo guys no sa paggawa ng box. So, last video natin is yung pinakita natin sa inyo is yung Halimaw box. So, panandalian yung na-order guys. Hindi nga ako nakapag-video nun kasi dalawang araw lang yung tagal nun kasi gagamitin na nila. Yan. So, pagkatapos yun na box mga guys, kinuha kaga nila. So, yung nagpagawa nun is taga Pinamungahan, Cebu. Yan. So, tamang-tama yung pagdating nila is saktong-sakto is natapos na natin yung kanilang Halimaw box. So, sa ngayon is iba naman yung ipapakita natin. So, MCB box po ito guys na 18 inches. Yan. So, meron tayong video nito. Ipalabas natin to mga susunod na araw. Bali, i-edit pa natin kasi mahaba-haba yung video natin. Yan. So, yun guys, no, bali ito yung 18 inches na MCB box. Yan. So, share lang natin yung sukat dito, guys, no. Sukatin natin. Kasi, para naman mayroon tayong may share sa inyo yung nagbabalak gumawa ng ganitong design. Yan. At saka, para hindi tayo mahirapan sa pagsusukat. So, abangan nyo yung video natin ito, full video. So, sa ngayon, is ipauna muna natin yung sukat. Yan. So, bali yung sukat dito guys sa harap is 22 inches. Yan. 22 yung lapa dito sa harap. Tapos, yung dito is 26 po ito guys. Yan. 26. Yan. So, umuulan guys no. So, dito is 36 po ito guys, yung haba niya. So, 36 or 3 feet. Ayan. Ayan. So, dito naman, yung lapa dito is 17. Ayan. Patin natin. Medyo ma-slide yung metro natin. Ayan. So, ito na lang. Yan, makikita natin na 17. Yan. Tapos, yung dito guys, yung ilalim naman na patungo dito is, sukatin muna natin. Yan. So, tingnan natin yung sukat. So, 17.5. Yan, 17.5. Tapos, yung dito sa loob, guys, yung haba dito, patungo dito sa baba is 22 po yan. 22. Tapos, yung round dito is 18.25. Dahil ang 18 inches na speaker is meron po yung allowance. Yan. So, sukatin natin dito. Basta, guys, yung sukat dito sa lalagyan ng speaker is 22 inches. Pagkatapos, itong brace naman guys, ito yung importante kasi ito yung nagbibrace sa likod. Kung wala ito guys, is magbabibrate yung speaker box natin. Yan, kasi pag bumabayo na yung impact ng speaker is tatransfer dito guys yan. Pag ganun yung buga ng speaker, kaya kailangan lagyan natin dito. Tapos, importante din guys, yung distance ng sukat dito sa baba, tsaka dito sa ilalim. Yan, ito na sukat guys, malakas yung buga nito na impact ng kalabog. Kung nasa harap guys, maramdam talaga yung impact ng base na ibubuga dito sa ilalim, yung grater niya. So, dito, yung sukat natin dito, tungo dito guys, is
3 inches. Ayan. 3 inches po ito. Ayan, makikita natin 3 inches. Pagkatapos, dito sa baba is 5 inches po yan, guys. Ayan. So, dito kayo magsusukat sa pinakadulo dito. Sa 22 na to. So, doon kayo magsusukat ng 5 inches yung tabas. Ayan. Ayan, makikita natin 5 inches. Ayan. So, kahit load nyo to na 1,000 watts is kahit sakto-sakto yan dito. Basta lagyan nyo ng brace. Tapos, yung dito, importante ito din, guys, kasi yung ibubuga niya na tunog is mag-sliding lang. Yan. So, lalabas ka agad yung impact ng sounds. Yan. Kaya, diretso na diretso dito sa harapan ng box. Yan. So, yung sukat naman natin dyan, na pag ganun, na marine, isukatin natin, guys, yung sukat dito. Yan. Yan, tingnan natin. So, 1 feet or 12 inches. Yan. Yan siya. Yan. Bali, naka 45 degree yan, guys. Yung position niya diyan. Pagkatapos, yung dito naman, ito siya. Ito, sukatin din natin. Para meron tayong idea kung sakaling bubuo tayo ng ganitong box. Kasi alam naman natin, may pangarap din tayo na sounds kung mahilig na sounds. Yan. So, 1 feet or 12 inches. So, yung dito naman is 6 inches at saka half. Yan. Yan. So, yung distance ko dito, guys. Yan. Bali, naka-center lang to. Sukat lang kayo para mag-center dito yung kanyang division ng ganito. Yan. So, yung palatandaan ko dito, kung nakuha na natin yung center, is kung ano yung sukat dito, guys. Yan, na pag ganun is, ganun din dito. Yan. Bali, naka-divide lang to yung sukat dito. Yan, makikita natin na 9 inches. So, dito naman is 9 po yan, guys. Yan. Yan, bali ka divide into 2. Yan. Pagkatapos, dito is 9 din yan. Yan. So, yung distansya naman dito, guys, sa harap, yan, papakita natin. Yan. Yan, 4 inches. So, dapat pantay po sila, guys, para kanto na kanto talaga yung gawa natin. 4. Yung dito naman, guys, sa siding, ito siya. So, meron lang tayong 1 inch. Tapos, dito, sa taas, at saka dito, guys, is 1 inch po lahat yan. Bali, equal po yung 1 inch na natitira. Yan, 1 inch, 1 inch. Dito rin, 1 inch. Yan. So, pagdating dito, guys, ito yung bali, haklapan ng cover dahil ito yung nagsusuporta sa T-screw natin. Yan. So, mayroong 1.5, 1 inch, at saka half. Yan. Pero kapag yung tabas ko dito is umabot niya ng 2 inches at saka half. Kasi babaon pa natin yung 1 inch dito sa loob. Ayan. Ayan. So, kailangan malapa dito para sirado na sarado talaga, guys, yung pagtaklap natin dito sa cover. Ayan. So, ang magagamit natin dito, guys, na marine sa isang ganitong box, isang pligo at saka kalahati. Kung gagawa ka ng dalawang box, is gagamit ka talaga ng tatlong marine. Yan, sakto na sakto lang yan. Tatlong marine sa dalawang D18 na MCB box. Yan.
So gamit natin dito na mga pako guys, finishing nails na 2 inches. Yan. So yung gamit ko lang dito na pandikit is yung stick wheel. So ito, stick wheel guys. Yan. So mura lang to, tapos dikit na to. So hindi mo na kailangan mag-mix. Yan. So yan, wood park flooring glue. Pero all purpose po ito. Pwede ito sa ganito, marine. Yan. So wala na tayo nakalimutan guys, no? Yan. So abangan nyo lang guys yung video natin ito, full video. Dahil meron tayong video nito. So i-upload natin sa susunod na araw. Yan. So yan guys, no? Maraming salamat sa panonood. At saka God bless. Ingat po kayo.